Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang pictorial sketching. Ang layunin natin matutunan ay ang sumusunod. Para malaman ang pinagkaiba ng axonometric at oblique projection. Para makita ang pinagkaiba ng isometric projection at isometric drawing. Ang huli ay makagawa ng isometric at oblique sketch mula sa actual na object. Kasama na rin ang multi-view. Ano nga bang pinagkaiba ng axonometric at oblique projection? Sa axonometric projection, pagpalagay na meron tayong object ang color orange na cube. Isipin natin na dito ang ating line of sight o dito tayo nakatingin. Kuha tayo ng apat na points tulad ng nakikita. Ito ang points A, B, C at D. Project ang linya sa ating imaginary na papel. Ito ay represented by the color light green. Drawing ang kahon sa imaginary box. Iharap sa atin ang imaginary na papel, makikita ang object na naka-axonometric projection. Ang iba't ibang uri ng axonometric projection. Ang isometric, dimetric, at trimetric. Makikita sa isometric, lahat ng angles ay equal. Kung ang isa ay 30 degrees, lahat ay 30 degrees. Sa dimetric naman, kung ganito ang isometric, ganito naman ang dimetric. Sa dimetric, dalawa lang ang angles na parehas. Sa trimetric naman, kung ganito ang isometric, ganito ang dimetric. Ganito naman ang trimetric. Makikita na wala sa kahit alin man sa angle ang magkaparehas. Ito ang gagamitin natin sa ating subject, ang isometric. Ang axonometric ay may axis. Ito ang ginagamit sa rotation point para makita ang tatlong bahagi ng object. Ito naman ang sa dimetric. Ito naman ang sa trimetric. Paano naman ang oblique projection? Pagpalagay na meron tayong object, lagyan na rin natin ito ng apat na points na gagamitin sa pag-drawing. Paglagay tayo ng imaginary na papel. Dito ang ating line of sight o kung saan tayo nakatingin. Ang mga points natin ay i-project sa imaginary paper. Drawing natin. Ito ang itsura ng isang oblique projection. Sa oblique drawing, meron tayong iba't ibang uri na angle. Ang 30 degrees, 45 degrees, at ang 60 degrees. Sa pagkakataon na to, ang 45 degrees ang gagamitin. Meron tayong dalawang uri na oblique drawing, ang cavalier at cabinet. Sa cavalier, ang length na gagamitin ay full scale o ang totoong haba ng pyesa. Habang sa cabinet naman ay gagamitin ay half scale. Ano naman ang pinagkaiba ng isometric projection at isometric drawing? Sa isometric projection, maglagay tayo ng imaginary na papel. Kumuha tayo ng isang object. I-rotate ang object ng 45 degrees. At i-tilt ito paharap ng 35 degrees and 16 seconds. Saka ito'y drawing sa papel. Ang i-drawing na to, kunin natin at iharap sa atin. Ito ang isometric projection. Dito, makikita natin ang top view, front view, at right side view ng object. Sa isometric drawing naman, ito ay drawing sa isometric axis na gamit ang full scale. Ang pinagkaiba ng isometric projection at isometric drawing, makikita na ang isometric drawing ay mas malaki kaysa sa isometric projection dahil ang isometric drawing ay full scale. Merong iba't ibang posisyon sa isometric axis. Ito ay kailangan para makita ang iba't ibang bahagi ng drawing.
Isa na dito ang regular isometric. Dito, ang pagtingin sa object ay mula sa taas pababa. Ang reverse axis isometric naman, dito ang pagtingin sa object ay mula baba pataas. Ang long axis naman, dito ang pagtingin sa object ay mula sa kaliwa o kanan ng object. Ang distansya ng isometric drawing, true length distance are shown along isometric lines. Isometric line is the line that runs parallel to any of the isometric axis. Para lalo natin ito maintindihan, pagpalagay na meron tayong object. Ang object na ito ay ginawa sa pamamagitan ng isometric axis. Ito ang axis na ginagamit sa ating 30 by 60 para makagawa ng isometric drawing. Itong mga linya na ito ay ayon sa ating isometric axis. Alin ito? Itong mga linya na ito ay ayon sa ating isometric axis. Alin ito? Itong mga linya na ito ay ayon sa isometric axis. Alin ito? Buo na ba ang ating drawing? Ano ang kulang na linya? Ito ang kulang na linya, ang may kulay pula. Ang linya na ito ay hindi tugma sa ating isometric axis. Ang tawag sa kanila ay non-isometric line. Ito ay linya na ginagawa sa pamamagitan ng connect the dots. Hindi mo gagamitan ng 30 by 60. Ano naman ang isometric sketching? Sketching from an actual object. Una, iposisyon ng object na kung saan kita ang mga importanteng feature nito. Sunod, alamin kung saan ilalagay ang isometric axis. Sunod na gawin ay i-sketch ang enclosing box kung saan ilalagay ang drawing. Tandaan na ang technical drafting ay laging nagsisimula sa box ang drawing. Sunod ay i-estimate ang size at relation nito sa bawat detalye. At ang pinakahuli, linawan o darken visible lines. Para lalo natin ito maintindihan, itong isang example. Una, i-position ng object. Ganito dapat ang half sa object kung saan kita ang top, front, at right side view. Sunod, select isometric axis. Ito ay kung saan umiikot ang object para mo makita ang mga importante na detalye. Pwede na i-drawing ang box kung saan ilalagay ang object. Saka lagyan ng detalye. Tingnan mabuti ang object at ang box kung paano ito gawin. Kalinawan ng mahalagang lines na para makita ang object. Ito ang isa pang example. Nakikita na ito ay mas masayang gawin kaysa sa una. Tingnan mabuti kung paano ito ginawa. Ang hidden line ay pwedeng ilagay sa isometric. Pero kung ito ay nakakagulo lang sa drawing, pwede nang hindi ito lagyan. Paano ba mag-sketch from a multi-view drawing? Una, alamin ang mga kahulugan ng mga linya sa isang multi-view drawing. Saka i-locate ang mga linya na nakakatulong sa paggawa ng isang isometric drawing. Sa unang example, meron tayong ordinary surface. Makikita ang tatlong multi-view drawing. Front view, top view, at right side view. Alamin ang width, height, at depth ng bawat drawing. Sa regular view, kung ito ang axonometric axis, ito ang point kung saan nagro-rotate ang object. Dito nakalagay ang front view. Gamitin ang width ng object. Kasama na dito ang kanyang height. Dito naman nilalagay ang right side view. Kung saan ang depth o kapal naman ang object ang ginagamit. Makikita naman sa bandang ito ilalagay ang top view. Ang bottom view,
ka naman ay ginagamit sa reverse o kabaliktaran ng ating isometric. Ganito naman ang kanyang axonometric axis. Ito naman ang gamit na point kung saan nagro-rotate ang object. Dito nilalagay ang front view, ang right side view, dito naman ang bottom view. Sa number 2 example, paano naman kung ang object ay may inclined na surface? Tulad ng ating example, kunin ang width, meron tayong non-isometric line. Ito ang point ng axonometric axis. Dito ang front view. Ilagay ang box. Kunin ang Y o ang ilalim ng tapyas. Ilagay ito sa box. Alamin din ang X. Ito ay kung gaano kalayo ang tapyas mula sa kanto ng object. Ilagay ito sa box. Saka i-drawing ang front view. Gawin naman natin ang right side view. Saka tapusin ang object sa pamamagitan ng kinuhang X and Y measurement. Sa example number 3, mas masaya ito dahil sa mas maraming inclined surface. Tingnan mabuti kung paano ito ginawa. Sa example number 4 naman, maliban sa inclined surface, meron din itong circle. Tingnan mabuti kung paano ito gawin. Paano nga ba gumawa ng circle o arc sa drafting? Sa isometric, ito ay mukhang ellipse. Sa sketching steps, ihanda ang axonometric axis. Alamin kung saan ang gitna ng ellipse. Gumawa ng isometric square kung saan makikita ang gitna ng ellipse. I-sketch ang arc kung saan nakakonekta ang tangent point. Makikita na ang isometric circle, ito ay ginawa sa pamamagitan ng French curve o kaya naman ay circle at ellipse na template. Sa 4-point center method naman ay mas accurate kaysa sa nauna na ginawa. Ito rin ang pinakamasaya sa lahat dahil magagawa lang ito sa pamamagitan ng drawing instrument. Sa sketching steps, tulad ng nauna, alamin ang gitna ng ellipse at gumawa ng isometric square kung saan nakikita ang gitna ng ellipse. Gumawa ng perpendicular na bisector mula sa tangent point. I-locate ang apat na center na gagamitin para sa compass. Makikita na dalawa ang kulay, color blue at color red. Ito ay nagsasabi kung saan katutusok ng iyong compass. Tandaan na ang parehas na kulay ay parehas ang arc na gagawin. Saka i-drawing ang mga arc na kailangan mula sa apat na center. Sa
Example number 5, makikita na mayroong malaking butas ang gesa. Itong dot na ito ang pagsisimula ng axometric axis. Paggawa ng top view at right side view, ilagay sa imaginary na kahon ang circle. Saka alamin ang center point ng ginawang ellipse. Saka ilagay ang ellipse. Dahil ang butas ay tagusan sa pyesa, kailangan gumawa pa ng panibagong ellipse sa likod. Gumawa tayo ng activity. Paano nga ba gumawa ng isang isometric at multi-view drawing? Gawin ang isometric drawing number 1, sundin ang video para magawa ng tama ang activity.